Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa visualizes and represents and measures area using appropriate unit and solves routine and non-routine problems involving areas of squares and rectangles. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Basahin ang talahanayan. Pagsamahin ang laman ng sisiglan sa hanay A at ibigay ang kabuong sagot nito sa hanay B. Number 1. Balde at water jug, ito ay may ilang litro? Tama, ito ay may 16 na litro. Number 2. Bote ng mineral at baso, ito ay may ilang litro? Magaling! 1 litro. Number 3, water jug at pitcher, ito ay may ilang mililitro? 12,000. Tama! Number 4, baso at pitcher, ito ay may ilang mililitro? Tama, ito ay may 2,500 mililitro. At ang panghuli, balde, bote ng mineral at baso, ito ay may ilang litro? Mahuhusay mga bata, 7 litro. Ang area ng isang figura o hugis ay ang bilang ng mga parisukat na unit na sumasakop sa ibabaw ng isang saradong figura. Ito ay sinusukat gamit ang square unit tulad ng square centimeters o square meter. Paano natin malulutas ang mga karaniwang suliranin at di karaniwang gamit ang area ng parisukat at parihaba? Tandaan, sa paglutas ng mga karaniwang at di karaniwang suliranin gamit ang area ng parisukat at parihaba, palagi nating tandaan ang mga sumusunod. Una, alamin ang tinatanong o hinahanap sa suliranin. Pangalawa, alamin kung ano-anong mga datos o given ang nabanggit sa suliranin. Ikatlo, alamin kung anong operation o operations ang dapat gamitin. At ang ikaapat, alamin kung ano ang number sentence. At ang panghuli, ibigay ang tamang sagot. Laging tandaan na sa pagkuha ng area ng parisukat ay may ginagamit tayong formula. Ang ginagamit na formula sa pagkuha ng area ng parisukat ay S times S. Ano ba yung S dyan? Ang S dyan, ang tinutukoy nito ay side. Kaya kapag kinuha natin ang area ng parisukat ay side times side. Bakit parehong S? Dahil ang sukat ng haba at lapad nito ay pareho. So tandaan mga bata, kung paano natin kukunin ang area ng parisukat, i-multiply ang sukat ng isang bahagi ng parisukat sa sarili niyang sukat. Dahil pareho lang naman ang sukat ng haba at lapad nito. Kaya tayo ay may S times S o side times side. Nakuha niyo ba? Halimbawa nito, isa sa mga takdang aralin ni Jose ay ang pagkuha ng area ng hugis parisukat na kahon. Naisipan niyang kunin ang area ng kahon ng relo. Ito ay may haba at lapad na 7 cm. Ano ang area ng kahon? Ngayon, gagamitin natin ang formula sa pagkuha ng area ng parisukat o square. Ang area ng square ay area is equal to S times S o side times side. Dahil pareho lang ang haba at lapad ng parisukat ay 7 cm times 7 cm equals 49 square centimeters. Tandaan ang unit na gagamitin mga bata. Gumagamit tayo ng unit na square centimeters. Ang ibig sabihin, ang area ng kahon
ay 49 square centimeters. Nakuha nyo ba? Ngayon naman ay dumako tayo sa area ng parihaba. Paano ba kinukuha ang area ng parihaba? Sa area ng parihaba ay gumagamit din tayo ng formula. Ito ay ang length times width. Ang length sa Tagalog, ito ay haba. Ang width ay ito naman ay ang lakad. So, length times width or L times W. I-multiply lang ang sukat ng haba sa lapad nito. So, para makuha natin ang area ng parihaba o rectangle, i-multiply lang natin ang sukat ng haba sa lapad nito. Kaya tayo ay may formula na length times width. Nakuha ba mga bata? Narito ang isang halimbawa. Nagpagawa ng bahay sina Aling Delia. Nais kunin ng karpintero ang area ng silid tulugan at silid tanggapan. Ang silid tulugan ay may sukat na 4 na metrong haba at 3 metrong lapad. Samantalang ang silid tanggapan naman ay may parehong haba at lapad na 3 metro. Ano ang kabuuang area ng dalawang silid? So nakikita niyo dito mga bata sa larawan ay may dalawa tayong kukunin ang area. Ang area ng silid tulugan at ang area ng silid tanggapan para makuha natin ang kabuong ang area ng dalawang silid. So unahin natin ang silid tulugan. Gamitin natin ang formula na L times W o length times width. Ang length nito o ang haba nito ay 4 meters. At ang lapad naman nito ay 3 meters. So, imumultiply natin 4 times 3 equals 12 square meters. Tandaan, ang gagamitin unit mga bata dahil gumamit tayo ng meters, ay meters din ang gagamitin natin. So, ang area ng silid tulugan ay 12 square meters. So, kukunin naman natin ang susunod na silid. Ito ay ang silid tanggapan. At ito ay pareho ang haba at lapad, kaya tayo ay gagamit ng formula ng square o parisukat. So, S times S or side times side. At ang haba ng lapad nito ay 3 meters. So, 3 meters times 3 meters equals 9 square meters. Kaya, ang kabuuang area ng dalawang silid, kung pagsasamahin natin, 12 square meters plus 9 square meters equals 21 square meters. Nakuha nyo ba mga bata? Mahuhusay! Ngayon naman ay gawin natin ang mga sumusunod. Basahin, unawain, at lutasin ang subiranin. Ipakita ang iyong solusyon sa sagutang papel. Number 1. Ang basketball court ay may haba na 8 meters at may lapad naman itong 4 na meters. Ano ang area nito? So tandaan mga bata, ito ay may haba at ito rin ay may lapad. Kaya ang gagamitin nating formula ay ang area ng parihaba. Kaya area is equal to length times width. Ang length o ang haba nito ay 8 meters. At ang width nito o ang lapad nito ay 4 meters. So, i-multiply natin 8 meters times 4 meters equals 32 square meters. Magagaling! Dumako naman tayo sa pangalawa. Ang isang silid sa paaralan ay may lapad at haba na 5 meters. Ano ang area ng silid? Pansinin nyo, mga bata, isa lang ang sukat na binigay. Dahil pareho ang sukat ng lapad at ang haba nito. Kaya gagamitin natin ang formula sa pagkuha ng area nito ay ang formula ng parisukat o ang square. Kaya area is equal to S times Z or side times side, and ang haba nito
ay 5 meters at ang lapad naman nito ay 5 meters. So 5 meters times 5 meters equals 25 square meters. Magagaling! Para sa ikatlo, ang area ng isang cardboard ay 70 square centimeters. Ano ang sukat ng haba at lapad nito? Pansinin niyo maigi mga bata. Binigay ang area pero walang binigay na sukat o haba para sa haba at lapad nito. So ang nawawala dito ay yung sukat ng haba at yung sukat ng lapad nito. So ang binigay ay yung area. Maaring mag-iisip tayo ng number na magbibigay sa atin na kapag pinumultiply natin ang dalawang number na ito, ay bibigyan tayo ng 70. So, ang gagamitin natin ay 10 times 7. So, area is equal to L times width, which is 10 centimeters times 7 centimeters, and that will give you 7 square centimeters. Naintindihan ba mga bata? Number 4. Ang isang parihabang kahon ay may sukat na 7 cm ang haba at 5 cm ang lapad. Ano ang area nito? Tama! Gagamit tayo ng formula ng parihaba. So, length times width. So, 7 cm para sa haba nito at 5 cm para sa lapad nito. So, 7 cm times 5 cm equals 35 square centimeters. Magagaling! At ang ikalima, ang area ng parisukat na hardin ni Aling Feli ay 16 square meters. Ano ang maaring sukat ng haba at lapad nito? Pansinin niyo ulit, mga bata. Ang binigay ay ang kabuuang area ng hardin. So, nawawala kung ano ang sukat ng haba nito at ang lapad nito. So, kung ang area nito ay 16 square meters, mag-iisip tayo ng number na kapag pinag-multiply natin ang dalawang number na ito, at tandaan, parisukat. Ibig sabihin, pareho ang sukat nito. Kaya ito ay parisukat o square, kaya tayo ay gagamit ng area is equal to side times side. At ang nawawalang haba o sukat ng haba at lapad nito ay 4 meters. So 4 meters times 4 meters equals 16 square meters. Nakuha niyo ba mga bata? Mausay! Laging tandaan, ang area ay tumutukoy sa bilang ng mga parisukat na unit o square unit na nakapaloob sa ibabaw ng isang saradong hugis o figure. Ito ay sinusukat ng square units. Halimbawa ng area ay ang area ng parisukat o square at parihaba o rectangle. At maaaring gumamit ng meter o centimeter sa pagkuha ng area ng parisukat at parihaba. At ngayon, para sa gawain 1, ibigay ang area ng sumusunod na figure sa pamamagitan ng pagbilang sa maliliit na parisukat o squares. Ipasa ang inyong sagot sa ating math classroom. At para sa gawain 2, ibigay ang nawawalang sukat ng sumusunod na hugis para makuha ang area ng parisukat at parihaba. Ipasa ang inyong sagot sa ating math classroom. At para sa inyong pangwakas na pagsusulit, lutasin ang suliranin. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ipasa ang inyong sagot sa ating math classroom. Number 1. Sa isang hugis parisukat na silid ni Naginang Buenafe ay may sukat na 6 meters. Ano ang area ng silid? A. 24 square meters. B. 30 square meters. C. 36 square meters. D. 42 square meters. Number 2.
Nilalabhan ni Rita ang basahan na may 15 cm ang haba at 6 cm ang lapad. Ano ang area ng basahan? A. 60 square centimeters, B. 75 square centimeters, C. 90 square centimeters, and D. 105 square centimeters. Number 3. Ano ang area ng papel kung may sukat itong 10 cm na haba at 5 cm na lapad? A. 40 square centimeters, B. 50 square centimeters, C. 60 square centimeters, at D. 70 square centimeters. Number 4. Si Aling Ruby ay may hugis parihabang carpet. Ito ay may 4 meters na haba at 3 meters na lapad. Ano ang area ng carpet? A. 12 square meters, B. 14 square meters, C. 16 square meters, at D. 18 square meters. At number 5, ang area ng parisukat na lote ay 64 square meters. Ano ang haba ng lote kung ang lapad nito ay 8 meters? A. 7, B. 8, C. 9, D. 10. At diyan nagtatapos ang ating araling ngayong araw, mga bata. Sana'y may natutunan kayo. Paalam!